dito ulit ako para magpigay sa inyo ng panibagong kwento. Ang kwento na ito ay tungkol kay Dr. Jose Rizal. Dahil sa tingin ng mga ibang tao, ang mga bayani na katulad ni Dr. Jose Rizal ay hindi nakakamali o perpekto. Kaya ngayong video na ito, ipapakita ko na katulad rin niya tayo. Nakakamali, natawa, at nalulungkot. Kaya halika, samahin niyo ako. Sino mag-aakala matagumpay si Dr. Jose Rizal ay nakaroon na rin ng inferiority complex? Sabi ng iba na dahil sa height ni Rizal na 5'2", siya ay nakakaroon ng inferiority complex. At dahil sa kanyang itsura, siya ay matalas na pupuli. Ngunit hindi hinayaan ni Rizal na siya ay matalo ng inferiority complex. Dahil dito, sinikap niyang maging matagumpay. At kahit siya ay matagumpay na, siya ay sensitive pa rin sa kanyang height. Kaya kapag nagpipicture, siya ay nagsusuot ng malaking coat. Dahil mas malaki ang kanyang right na palikat kesa sa left. Sino mag-aakala na si Rizal na alam ng madugong revelasyon ay napapasali rin sa mga away o rumble? Ang unang away ni Rizal ay noong nag-aaral pa siya sa Pinyan. Si Rizal ay matalas na bubuli ni Petro. Si Petro ay anak ng kanyang teacher na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Dahil si Rizal ay marunong mag-wrestling, nagkawa niyang talunin si Petro kahit ito mas malaki sa kanya. At dahil dito, napabilip ni Rizal ang kanyang mga classmate. At noong nag-aaral naman si Rizal sa University of Santo Tomas, pinuo niyang isang samahan, ang Companions of Jehu. Dahil sa natatangkap na diskriminasyon mula sa mga Espanyol, ang grupo ni Rizal ay nakipag-away sa mga Espanyol sa loob at labas ng UST. At may pagkakataon pa ng kasintahan ni Rizal na si Leonor Rivera ang kumamot sa kanyang sukat sa ulo sa loob ng kanyang tirahan sa Casa Tomasina. Ang sukat na kuha ni Rizal ay kaling sa rambol. At nakalaman tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal sa Pinyan, panoorin niyo na yung video ko tungkol sa Pinyan. Yan, maganda to yung post sa FB. Alam niyo ba na si Rizal na matibit ay mahilig rin mag-picture na katulad ko? Tulad ng mga Pilipino, si Rizal ay matibit. Habang nakatira siya sa Europa, si Rizal ay nakilala sa pagiging matipid. Kapag siya ay tumitira sa hotel, mas gusto niya ang hotel na hindi nagsiserve ng breakfast at kakamitin niya ang perang natipid para ipampili ng pagkain. At may pagkakataon pa, habang nagpa-party silang makakaipikan, si Rizal ay naatasang pumili ng alak para sa New Year's party. At dito sinapian niya ang kanyang kapwang Pilipino na iwasan ang pagsusukal, pag-iinom ng alak at pambabae. At pagkatapos niya mag-sermon sa kanyang mga kaibigan, siningil niya ang kanyang mga kaibigan para sa alak na kanyang pinili. Ngunit kahit siya ay matipid, siya ang nagpa-budget para sa pampicture. Kaya naman napakarami natin makikita na larawan niya. Tulad ng karamihan, si Rizal ay nakakaroon din ng problema sa pera. Kahit anong tipid ni Rizal habang siya ay nakaaral sa ibang bansa, nakakaroon pa rin siya sa problema sa pera. Nang makaroon ng problema ang kanyang pamilya sa Laguna, ang allowance na natatangkap ni Rizal ay mas kaunti. Ngunit si Rizal ay hindi basta-basta humihingi ng tulong kahit kanino. Bilang patunay, si Rizal ay pumupunta sa mga restaurant upang kumapit ang amoy ng mga pagkain sa kanyang tamit. At dahil sa amoy ng pagkain sa kanya, iisipin ng kanyang mga kasama na siya ay kumain sa labas. At may pagkakataon din na dahil sa kakipitan, sinanlan ni Rizal ang diamond ring
napikay ng kanyang kapatid na si Saturnina. Ginawa niya ito upang may pangkastos siya. Ako, hindi talaga makapaniwala dahil si Rizal ay minsan hindi rin naliligo. Dahil sa katipiran, minsan ay hindi naliligo si Rizal. Sa isang sulat niya sa kanyang kapatid na babae, sinabi niya na kapag umuwi siya sa Lakuna, siya ay maliligo ng matagal. Sinabi rin niya na hindi siya naliligo simula August hanggang December 1882. At dahil malimik naman ang panahon sa ibang bansa, hindi napapawisan si Rizal. At iniiwasan ni Rizal maliko dahil mahal ang kastos kapag naliko. Ayon sa kanya, ang pagliliko ay nakahalaga ng 35 centavos. Katulad ngayong quarantine na maraming mga tao na depressed, ganun din si Rizal na nakaramdam ng depression. Katulad ng normal na tao, si Rizal ay nakaranas din ng heartbreak, na homesick o nakaramdam ng lungkot. Katulad na lang nang malaman niya ang paghihirap na naranasan ng kanyang pamilya sa Lakuna. Sinulatan ni Rizal ang kanyang kaibigan na si Ferdinand Lumentritt bago siya sa pumunta sa Brussels. Sa sulat na niya sinabi na kung hindi lang sa may pananampalataya sa Diyos, ay maaaring nakagawa na siya ng isang kahalangan. Bagamat hindi niya sinabi kung anong kahangalan ang kanyang ibig sabihin, sinabi ng author na si Jose Fernandez na maaaring naisipan ni Rizal na mag-suicide dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa paghihirap ng tinaranas ng kanyang pamilya. Diba ang dami na nang nagtitry ng drugs? Ganun rin si Rizal noong panahon niya ay nakatry na siya mag-drugs. Pero bago kayo mag-react na negative laban sa ating pampansang bayani, dapat ninyong malaman na hindi naging drug addict si Rizal. Ngunit, siya ay kumamit ng drugs para sa isang experiment, para sa science. Sinubukan ni Rizal ang hashish. Noong 1879, ang hashish ay isang uri ng drugs na nagmula sa resis ng cannabis plant at mas malakas kaysa sa marijuana. Sa kanyang sulat sa isang scientist na si Adolf Meyer noong 1890, sinabi ni Rizal na siya ay sumupok ng drugs para sa isang experiment purpose at nabili niya ito sa drugstore. Tumataya pa kayo sa loto? Kasi dati si Rizal ay tumataya sa loto. Ang mga Espanyol ay nakakontakt ng loterias noong 1833 para kumita. Ang loteray ay katulad din ng loto sa ngayon. Nang kaibahan lamang ay ang loto ngayon ay computerized na samantala noon ay mano-mano. Noong September 21, 1892, habang naka-excise si Rizal sa Tepitan, Sampuanca del Norte, siya ay nanalo sa loto. Ang kanyang ticket number, 9736, ay nanalo ng second prize na nakakahalaga ng 20,000 pesos. Ngunit tatlo silang nanalo, kaya ang 20,000 pesos ay kanilang pinaghatian. Sa kanyang pinanunlunan na 6,200 pesos, binigay ni Rizal ang 2,000 pesos sa kanyang ama, 200 pesos sa kanyang kaibigan na nasa Hong Kong, at ang natira na 4,000 pesos ay kinamit niya para pumili ng agricultural land sa Talisay. Kahit madaming chicks si Rizal, torpe siya. Noong 1880s, nakilala ni Rizal si Secunda Katikpak sa Maynila. Si Secunda ay nagmula sa isang mayamang angkan ng Patangkas. Si Jose noon ay 18 years old. Samantala, si Secunda ay mas matanda sa kanya ng 2 taon. At ito ang unang puppy love ni Rizal. At ayon sa diary ni Rizal, sa tuwing siya ay tinitingnan ni Secunda, siya ay nagpa-blush.
Ngunit si Sekunta ay engaged na ikasal sa kanyang kababayan na si Manuel Luz bago sila makita ni Rizal. Nung nalaman ito ni Rizal at bilang mag-inoo, ito ay dahilan kung bakit hindi siya nag-propose ng pag-ibig kay Sekunta. Kasama na rin dito ang kanyang pagiging torpe. At bilang patunay, noong December 1877, sinabi ni Rizal kay Katikpa na siya'y uuwi na sa Laguna para doon mag-celebrate ng New Year. At sinagot naman ito ni Katikpa na siya'y papauwi na rin sa kanilang bayan sa Lipa, Batangas. At sinagot naman ni Rizal na hihintay niya ang pagtaan ni Katikpa sa Kalampa. At pagtukon kanyang pangako na ang karumata ni Sekunta ay tumaan sa harap ni Rizal. Winave ni Katikpa ang kanyang puting panyo. Impes na suntan ang karamata ni Sekunta, pasinais ni Rizal na umuwi. Hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit mas gusto ni Rizal na umuwi na lamang impes na suntan si Sekunta. Ngunit ang sigurado ay lapis na nasaktan si Rizal sa kanyang puppy love. Sana may susunod kayo sa video na to. Ang nakita natin kay Rizal, kahit nakakamali siya, kinamit niya ang pagkakamali niya para maging dakilang Pilipino. Katulad rin natin siya na ordinaryong Pilipino. At may paraan tayo para maging bayani sa sarili nating paraan. At para maging update kayo sa mga next video ko, ganda na lang gawin niyo. Like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa mga next video ko. Bye!